Hello, 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 hello! Good day, everyone! Maling nababalik! This is your Miss Universe 1981. It's Marimar Vlog. And welcome to this video. At nakikita nyo naman sa video ay inugasan ko ang pansit at gulay na sari-sari. Dahil ngayon ay maggugulay tayo with pansit. And of course, meron tayong maranay na ating pipituhin mamaya. So una muna ay lilinisin muna natin ating mga ingredients. So ayan na, malinis na po siya ang ating pansit na half kilo at isang kilo na sari-sari na binili ni Brenda sa market. And of course, bumili din tayo ng 50 pesos na karning baboy. Chop na siya doon sa meat shop. So it's 50 pesos. Pwede bumili ng 50 pesos. The minimum is 50 pesos. So kahit konti lang, no, para lang may amoy at lasang baboy yung ating lulutuing pansit. Ayan! I-slice natin ang ating mga aromatics. So we have our onion. And of course, dalawang paghati yung gagawin natin kasi yung mga aromatics ng ating pansit with gulay and of course, yung aromatics natin para sa ating gagawing maranay na prito. So maranay, I think dilis man yan sa Tagalog. Ewan, basta maranay dito sa amin. Makikita nyo naman mamaya. And meron tayong atsal or red peppers. Capsicum na, pero iba yung capsicum kasi nakakain yun sa mga picture sa pizza bitaw na nilalagay yun pala yung capsicum. Abala na dyan. At meron tayong garlic, of course. I'm sorry, no, kasi I'm about to have cough. Charot! Cough! basta maubo ako. Basta sakit lang nalamunan ko. So, nalapipipare natin yung slice. Depende sa inyong slice. But para sa ating pritong dilis or pritong maranay ay very small na pag-slice lang po yan natin. So, kailangan small na small para makain po yan. Kasi sasalin po natin yan para sa ating prito. And yan naman na side ng ating garlic. Yung mga batch na yan ng mga garlic ay para sa ating pahaba siya dahil para sa ating pansit. And of course, ang ating spring onion or ating sibuyas dahon dito sa amin. So it's a very, very, very tiny, no? Dahil para yan sa ating, yan, sa bowl na yan na silver para sa ating pritong maranay. So dalawang putahe po tayo ngayon. Then, ang boring kasi pag isang putahe lang sa isang kapagkainan, di ba? So dapat dalawa talaga. Ganun din ako magluto. Kaya na siya si Brenda, bakit dalawa or tatlo? Basta ako magluto. Ganun talaga karami yung lulutuin natin. Yan, so ayun na, yan. Meron na yan. Nakita niyo naman yung mga mix ng ating mga aromatics para sa ating pritong maranay. So yan ay yung una nating lulutuin ang ating gulay with pansit. Ayan, so papainit natin yung mantika. So pag mainit na ay ilalagay na natin ang ating sibuyas. Sibuyas yung una ko kasi mas matagal maluto yung sibuyas compared to garlic. So depende naman yan. Pwede naman garlic. Basta maluto na yung mga aromatics, okay na yan. Kasi pag maluto yan, no, lalabas niya yung amoy. Diba? Kapag naluluto tayo, napakasarap amuyin yung mga aromatics natin ang ginigisa. So, after ng ating bawang at sibuyas, ay nilagay na natin ang ating konting karne. So, bipito, igisa-gisa lang natin yan light, no, ng konting-konti para naman lumabas din yun yung katas at ang sarap ng ating karne. So after that ay nilagay natin siya ng black pepper. Ayan. So black pepper. Ayan. So mekos-mekos natin yan. Or halo-halo lang natin. So after natin paghalo-halo. So I think it's good to halo-halo para, you know, ma-distribute yung mga nilagay nating powder. And after that, takluban natin. And after 3 minutes pa, I'm sorry for the blur kasi yun po yung usok galing doon. Kasi yung angle natin, yan. So after 3 minutes, ganyan na po yung itsura niya. So madali pong maluto yung karne pag grabe yung size. Pag very small slice lang po siya. So after that, ay ilalagay natin ang ating gulay na 1 kilo. It's what we call sari-sari. Ano, sari-sari gulay para sa lahat. Para sa lahat! Ayan, so nagyanin din natin ng mga pantimpanin plus. So we have our garnish, depende kung anong garnish nyo. Nilagay ko na yung ating atsal or red peppers. And naglagay din ako ng konting asin. Yun, so imikas-bikas at halo-halo lang natin yan para po ma-distribute yung lasa sa lahat ng gulay. Sa lahat ng gulay! Sa lahat ng mga ingredients na nandyan sa kawa. Ayan, imikas-bikas na natin, halo-halo natin yan para fair yung magiging sarap niya, yung magiging lasa niya sa ating gulay. So, mekos-mekos, guys. So, after that, ay haluan natin siya ng 1
oyster sauce. So after ng oyster sauce, ay because may kasatid siya para ma-distribute ng ating oyster sauce. So yung oyster sauce ay nagbibigay din ng lasa noon, para siyang matamis na lasa na parang may grand, basta yun, matamis na masarap yun. So again, nilagyan ko siya ng konting asin para sa ating gulay and isang cup na water. So because may kasa natin yan pag andyan na ang ating oyster sauce and at ating tubig. So lagyan din natin ng powder, pepper powder para sa black pepper para sa ating gulay, no, kasi masarap yung black pepper kasi nagbibigay ng alat, basta ilang ibang lasa din yung bibigay ng ating pepper. So after the while waiting no, na makook yung ating gulay, ay sisimulan na. Yan po ang maranay natin, yan po ang ginawang ginamos ni Brenda. So maraming maranay ngayon, so kaya meron tayong 1/4 sa rev, kaya niluto na natin kasi 2 days na siya nakastock sa rev. So tiplay natin siya ng granules ng asin, kayo na bahala ng paminta. Ayan, so after that ay ihalo-halo muna natin, no, para ma-distribute yung ating nilagay ng mga papalasa. So after that ay lagyan natin siya ng egg. So actually, 6 na eggs yung nilagay ko kasi it's 1/4. Kasi 1/4 ng maranay ay maramihan na po yan para sa normal na pagluto. Yung so, 6 na eggs para mikas-mikas lang natin yan. And lagyan din natin ng harina. So 3 tablespoons of harina, guys. So this is third class harina para ano siya, dumikit talaga siya, parang torta tong torta talaga siya na itsura. So mikas-mikas natin yan, guys, and after that ay para ma-distribute niya ang kanyang lasa. So ganyan ba kayong gumawa ng ating maranay? So ayan ang kanyang itsura, napakasarap na po. So pwede mo siyang lasahan na pwede mo siyang ano ha, tikman ha, na kahit ilaw na. So tikman mo na siya if okay na bang alat, if ano bang kulang. So kanong ulang dagdagan, kung okay na, so goods na yan. So after a 5 minutes of cooking ng ating gulay, ay luto na po siya. So yung mikas-mikas lang natin yan. So yung mga gulay ay composed of cabbage, sayote, may ano, kalabasa, sa sari yan eh. So lagay na natin ang ating main ingredients, which is our pansit. Actually, ang main ingredients natin is gulay, kasi gulay na may pansit, hindi pansit na may gulay. Okay? So lagyan din natin ng black pepper yung ating pansit. So imikas-mikas or halo-halo natin yan. So alam nyo naman, pag may mga celebration dito sa probinsya, pansit is always present kasi pansit ang nagbibigay ng mataas na buhay. Mahabang buhay. Mahaba buhay sana all pansit. And of course, ano lang din siya, mura lang din siya para sa lahat. O, diba? Affordable, yun. And nasanayan din natin mga Bisaya or nasa, dito sa probinsya na pag may pansit talaga, ano siya, may okasyon talaga, diba? So dito sa amin, sa farm, ulam lang po siya in a normal day. Charat! At luto na po ang ating pansit. Just 3 minutes po. Ayan. So after ng ganyan ng tsura, ay i-off na natin yung stove. So, ipiprito na natin ang ating maranay. Ayan. Ang ating maranay. Ewan ba yung dilis ba siguro sa inyo? Basta it's maranay. So, ganyang sukat na po, no? It's a one, para siyang moderate size ng spoon. Ay, malaking size ng spoon. Para ganyan. So, iluluto natin siya, ipiprito na siya sa medium heat. No? And after that, ay parang 2 minutes lang to 3 minutes ay ibabaliktad na natin siya. So ayun na, luto na po ang ating maranay. Ayan po ang kanyang itsura, parang siyang ukoy, no? So napakasarap niyan, especially pag may gulay. Hindi ko na siya na haluan ng gulay eh. So pure maranay na po siya and more on aromatic. So atin nang ilalagay sa ating kawa ang ating second batch ng ating maranay. So same din po ng size kasi nagbibinta po ako ganito sa nung nag working student ako sa Claveria. Ito talaga lang maranay, so yung ano siya, kalabasa na inano namin, ginagay namin, so ganun. So meron ding andawal or the five fingers, pwede din, or malunggay. Yan. So luto na po ang ating second batch. Haunin na po natin siya from our, so ano na siya, kumukulo siya, guys, kasi it's frozen. So may mga part na frozen na maranay, kaya ganyan siya ka bubbly. Bubbly! Higit ako. Yan, so haunin na po natin yan from our kawa. And of course, sayawan po natin ang ating maranay. Dahil kapag sumasayaw, si parang pak, alapak, alapak. O diba, ang ganda kong sumayaw. Pak, chak, Miss Universe, pak, alapak. And luto na po lahat ng ating maranay at tinagay ko po siya sa taas kasi magkakanta-kanta muna kami. So, yan, para hindi po iabutin
ng ating pusa. So kahit po right guys, and thank you so much for watching. Sing! Sige, dilagi ka pero yung chai. Bakit kailan din mo ha? Dapit din sa akin.